Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Death anniversary ni Ada, kaya magkasamang nagtungo sa Batangas sina Jessica at Ethan. Sadyang kay bilis ng panahon, hindi nila namalayan na isang taon na palang nakalipas mula noong mawala si Ada. Para kay Jessica, ay tila kahapon lang yon. Tita Laida! Nakangiting bati ni Jessica sa ginang na makarating sila sa tahanan nito. It's nice to see you again, Iha! Nakangiting salubong nito sa kanya. Mukhang masaya na ang ginang. Mukhang nakamove on na sa pagkawala ng anak. Kung sa bagay, isang taon na rin naman. Tita, pasensya ka na kung hindi ako madalas nakakadalaw dito, ha? Singit ni Ethan na nasa likuran niya. Okay lang yon. Alam ko namang busy ka eh. Ani Tita Laida. Magpahinga na kayo sa loob. Maya-maya magsisimula ng padasal. Siya nga pala, maipapakilala ko sa inyo. Matamis ang ngiting sabi nito. Pagdating sa loob ng bahay, ay isang lalaki sa tingin ni Jessica ay kaidara ni Tita Laidang ipinakilala nito sa kanila. This is Enrique, my fiancé. Sabay yatang nanlaki ang mga mata ni na Jessica at Ethan sa sinabi ni Tita Laida. Matagal ng biyuda ang ginang, ngunit hindi alam ni Jessica na gusto pa pala nitong mag-asawang muli. Kung sa bagay, nakakalungkot ang mag-isa, lalo pat wala na si Ada. Hi Tito Enrique! Bati ni Jessica sa fiancé ni Tita Laida ng makabawi. Magandang araw ho! Bati rin ni Ethan. Magandang araw din sa inyo! Nakangiting sabi ni Tito Enrique. Sa tingin naman ni Jessica ay mukhang mabait si Tito Enrique. Maaliwalas ang bukas ang mukha nito. May katabaan, maputi, at mukhang kagalang-galang. Jessica, halika, samahan mo ako sa kusina. Ani Tita Laida, at saka hinawakan ang kamay niya. Wala na siyang nagawa kundi magpatianod ng hilahin nito patungong kusina. Nagpatulong si Tita Laida sa paghahanda ng pagkain para sa mga bisita. Kasama nila si Manang na binati niya at niyakap. Saan niyo nakilala si Tito Enrique, Tita? Baling ni Jessica kay Tita Laida. Sa barko. Nakangiting sagot ni Tita Laida. Mukhang in love na in love. Para itong teenager na bago pa lamang umiibig. Sa totoo lang, wala na talaga akong balak na magpakasal pa ulit. Ngunit nagbago ang lahat na makilala ko siya. He saved me from my sadness when Ada left. Sa piling niya, parang walang puwang ang lungkot. Siyang kasakasama ko habang nagluluksa ako. He is my hero, Jessica. Napangiti si Jessica sa sinabi ni Tita Laida. Parang gusto na niyang maingit sa kinang niyang mga mata nito. I'm happy for you, Tita. Sinserong sabi niya. Alam ko, Jessica, na ikaw ang Enrique sa buhay ni Ethan, tama ba ako? Nanunoksong wika ng ginang. Tita, walang ganon. Napapahiyang sabi niya. Hindi nanligaw sa kanya si Ethan kahit kailan. They remain friends. Oo, malapit na talaga sila ng sobra. Dahil hindi sila nawala ng komunikasyon ngunit hanggang doon lang talaga yon. Mahal na mahal niya si Ada, Tita. Parang nais niyang mapabuntong hininga sa sinabi, ngunit nagpigil siya. Aaminin niyang, hindi niya mapigil ang umasa na kahit paano'y gustuhin naman siya ni Ethan. Dahil kahit ayaw ay nahulog ng loob niya sa binata. Imagine, they had been real close for a year now. Isang taon na palagi silang magkasama na kulang na lang ay magkapalit na sila ng mukha. Isang taon na nagpupunta si Ethan sa bahay nila. Tuwing hindi ito abala,
at wala siyang naririnig na reklamo mula sa kanyang mga magulang. Ipinakilala na rin siya ni Ethan sa mga magulang nito sa pamamagitan ng Skype. Nakilala na rin niya ang mga kaibigan nito sa trabaho. Isang taon na para silang may relasyon pero wala. Oo, minahal niya si Ada. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi na siya pwedeng magmahal ng iba. Hindi may iwasan na mahalin mong taong laging nasa tabi mo, Jessica. Imposibleng ni Katiting eh hindi kayo nagkagustuhang dalawa. Lalo pat lagi kayo magkasama. Madalas na tumatawag si Ethan sa akin at nagkukwento niyang magkasama kayo. Hindi ko lang nababanggit ang tungkol kay Enrique dahil siyang sorpresa ko sa inyo. Tita, hindi talaga. Magkaibigan lang talaga kami. Giit niya. Pero gusto mo siya? Pangungulit ni Tita Laida. Tita naman eh, baka multuhin tayo ni Ada niyan. Pabirong sabi niya. Ang ano kong una magdidiwang kapag nagkatuluyan kayo ni Ethan Iha. Natatawang sabi nito. Alam naman niya yon dahil vocal pagdating sa bagay na yon si Ada noong nabubuhay pa to. Ngunit hindi niya sineryoso. Kahit naman po gusto ko siya, hindi naman niya ako gusto. Pag-amin na niya. Baka natotorpe lang yung isang iyon. Ani Tita Laida. Hindi naman ako umaasa tita eh. Sabi niya, sa cabinet beat ang mga tray ng pagkain. Dadalhin nila yon sa hapagkainan. Nakasunod sa kanya ang ginang. Nanahimik lang sila nang matanawan sina Tito Enrico at Ita na nag-uusap sa ibang bahagi ng bakuran. Walang mangyayari kung tititigan mo lang Iha. Kung torpe ang lalaki, pwede rin naman magbigay ng konting motibong babae. Pabulong na sabi ni Tita Laida. Tita? Natatawang saway niya sa ginang. Bagay kayong dalawa. Kung sakaling hindi mo alam, tulad ni Ada, matutuwa rin ako kung kayong dalawang magkakatuluyan. Nakangiting sabi nito, hinawakan ni Jessica ang kamay ng ginang at iginiyatong muli sa kusina. Ilabas na natin ang iba pang pagkain, tita. Baka gutom lang yan, kaya kumain na tayo. Pabirong sabi niya. Pagkatapos ng padasal, ay nagtungo sila sa sementeryo para mag-alay ng bulaklak at magtirik ng kandila para kay Ada. Isang taong hindi nadalo ni Jessica ang puntod ng kaibigan, kaya nagigilty siya. Ada, I'm sorry. Hindi kita nadadalo na madalas, pero huwag ka mag-alala. Mula ngayon ipipilitin ko maglaan ng oras para madalaw ka. Pagkausap ni Jessica kay Ada sa isip. Magagalit ka ba sa akin kung ma-inlove ako kay Ethan? Siguro naman hindi, no? Ikaw kasi nagpapare sa amin kahit noong buhay ka pa. Pero alam mo, hindi ko pa rin maiwasang mag-guilty tuwing may iisip kita. Pakiramdam ko kasi ay para lang siya sa'yo. Isa pa, wala naman taga makakatalo sa'yo sa puso niya. At tanggap ko na yon. Pero kahit ganun pa man, tutuparin ko pa rin ang pangako ko sa'yong hindi siya pababayaan. I miss you, Ada. Mahigit isang oras silang naglagay sa sementeryo bago nagpa siyang umuwi. Sandali pa silang nanatili ni Ethan sa bahay ni Tita Laida bago bumalik sa Maynila. Saan tayo dediretso? Tanong ni Ethan kay Jessica nang nasa biyahe sila. Sa kanya-kanya nating bahay. Nakangising sabi niya. Wala kang planong sumilay sa Ronnie mo? Tanong ni Ethan. Sa totoo lang, ay may crush pa rin talaga si Jessica kay Ronnie, pero hindi na yon katulad noon na nagpapaka-stalker siya. She likes seeing him, pero hanggang doon na lang. May isang lalaki na kasing bumihag sa kanyang puso na hindi niya namamalayan at ayaw lang aminin. Sige, daan tayo ron. Parang gusto ko magtsaa. Nakangiting sabi niya. Tsaa raw? Huwag mo na nga gawing dahilan ang tsaa. Nakasimangot na sabi naman ni Ethan. Palagi kang ganyan kapag si Ronnie ang pinag-uusapan. Ganyan ba ako sa'yo kapag ang topic ay crush mo? Sita ni Jessica. Bakit? Kilala mo bang crush ko?
Baliktanong naman ni Ethan. Hindi. Nagkakandahaba ang ngusong sagot niya. Teka, ibig sabihin meron kang crush pero hindi mo man lang nagawang i-share sa akin? Panunumbat niya. Requirement ba yon? Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo. Nakangising sagot nito. So ganon. Sige, ganyan ka naman. Kunway, nagtatampong sabi niya. Malalaman mo rin pero hindi pa ngayon. Secret ko lang kasi yun eh. Secret mong mukha mo. Ang tanda-tanda mo na para mag-inerte ng ganyan, Ethan. Katrabaho mo ba? Pangungulit pa rin niya. Yes. Mabilis nitong sagot. Sabi na nga ba? At wala silang pag-asa. Siya ang laging kasama, pero sa iba pa rin nagkagusto. Hi. Buhay nga naman. Ipakilala mo naman ako sa kanya minsan, oh. Promise, hindi kita iboboko. Nakangiting sabi niya kay Ethan. Kunwari ay masaya na lang siya para sa binata. Next time. Hindi na siya nagkomento pa at nagkunwari na lang na may ginagawa sa cellphone. Wala naman sigurong masama kung malulungkot siya. Hindi naman talaga masayang malaman ang taong gusto mo may gusto sa iba. Pagdating nila sa Throwback Cafe, ay agad niyang nakita si Ronnie. Mula noong malaman ni Ronnie na crush niya ito, ay wala namang ilangang nangyari. Siguro dahil hindi naman taga matindi ang damdamin niya para dito. Jessica! Bati ni Ronnie sa kanya. Hinalikan pa siya sa pisngi. Matagal kang hindi naligaw dito, ah? Naging busy kasi kami ni Mommy eh. Sagot niya. Nitong mga nakaraang buwan, ay nagbukas ng isang online store ang Mommy niya at cupcakes at iba pang desserts ang produkto nito. Naging malungkotin kasi ang Mommy niya, kaya kinumbinsin niyang magnegosyo. Parati na lang to nagre-reklamong naiiwang mag-isa sa bahay na walang ginagawa. Nag-boom ang business sa sinimula ng Mommy niya at dahil doon, kaya nakikitulong na siya. Pati ang mga kasambahay nila, ayun na rin ang pinagkakaabalahan. Marami silang orders at pag-uwi niya ay malamang na oven na naman ang kanyang haharapin. Siya nga pala, imbitado ka sa launching ng Casa Maria sa Tagaytay. Anyaya ni Luis. Bagong business? Yes! Proud na sagot ni Ronnie. Binalingan nito si Ethan. Ikaw din pare, punta ka. Sige, kapag walang gagawing trabaho. Sagot naman ni Ethan. Nang iwan sila ni Ronnie, ay binalingan ni Jessica si Ethan. Plastic? Nakangising sabi niya rito. Anong plastic doon? Kunot ang noong tanong ni Ethan. Imbis sa sumagot, ay tumawa lang siya. Imbis na umuwi pagkatapos sila magtsaa, ay nanatili pa si Ethan sa bahay nila. Sanay na rito ang mga magulang niya. Nagulat din siya na maging malapit to sa daddy niya. Hi Dad! Bati ni Jessica sa daddy niya na naabutan niya sa outdoor set. Umalik siya sa pisngi nito. Kumustang lakad niyo? Okay naman po. Good evening, sir. Bati rin ni Ethan sa daddy niya. Mabuti at napadaan ka, Ethan. Halika rito at nang may makakwentuhan naman ako. Napangiti si Jessica sa tinura ng ama. Hindi ito madaling magtiwala sa mga tao. Sige, may iwan ko na muna kayo dyan. Magpapakita lang ako kay Mommy. Abala ang Mommy niya sa kusina kaya hindi nito napansin ang pagdating niya. Mommy, malapit na ako magselos sa mga cupcakes na yan. Naunahan ka na magselos ng daddy mo. Anito na parang tuwang-tuwa pa. Kasama mo si Ethan? Opo, naharang na ni daddy. Wala raw kasi siyang kakwentuhan eh. Aniya saka natawa. Dalhan mo siya ng cupcakes doon. Utos ng Mommy niya sa kanya. Pagkatapos ay bumalik ka agad para sa packaging ng mga to. Sure, Mommy. Sunday was family day. At dahil feeling family si Ethan ay naroon to sa bahay ni na Jessica. Nakasanayan na yon ng binata kapag walang trabaho sa weekend. Tita, bakit hindi pa kayo magtayo ng sarili niyong shop?
Tanong ni Ethan sa mami niya habang nagla-lunch sila. Hay naku iho, baka hindi ko nakayanin. Mas magiging madali po kung may sarili na kayong shop dahil mag-hire na po kayo na mas maraming taong tutulong sa inyo. Baka lalong hindi ko na makuusap yan, Ethan. Singit naman ang daddy niya. Si daddy, masama pa rin ang loob. Nakangising sabi ni Jessica. Palagi naman kasing busy ang mami mo. Masama ang loob na sabi ng daddy niya. Parang hindi itong astig na senador ng bansa. Parang hindi ka na magtampo? Bakit hindi tayo mag-outing? Palawan o Boracay? Nakangiting pagalambing ng mami niya sa daddy niya. Natutuwa si Jessica na panoorin ng dalawa. Kasama si na Jessica? Tanong ng daddy niya. Hindi na dad, honeymoon niyo yan. Hindi ako sasama. Biro niya. Ako munang may iwan sa business si mommy. Tama yan. Magbanding kayo nang hindi kayo nagkakatampuhan? Okay, let's plan something later. Anang daddy niya sa mami niya. Hindi na dad, kami na ni Ethan ang magpaplano niyan. Ang mabuti pa ay mag-relax kayong dalawa dahil weekend gayon. Giit niyan. Tama Ethan? Baling niya sa kaibigan. Opo, kami nang bahala ni Jessica. Pagkatapos kumain ay nagpatawag si Jessica ng mga therapist na mag-home service para makapagpahinga mga magulang niya. Habang sila naman ni Ethan ay naging abala sa paghahanap ng travel destinations online. Palawan, Boracay na lang. Hindi sila magkasundo ni Ethan. Lahat ng sabihin niya ay kinokontra ng binata. Palawan na lang kasi, giit niya. Magkatabi sila sa sofa at siya ang may hawak ng tablet PC. Parang mas magandang Boracay eh, giit pa rin ni Ethan. Nakalabing tiningnan niya si Ethan. Sa huli ay huminga to ng malalim. Sige na nga, palawan na. Hindi naman tayo mag-honeymoon pero tayo nag-aaway sa lugar. Kinilabutan si Jessica sa sinabi ni Ethan. Honeymoon? Sila? Bakit niya biglang na-imagine yun? Pesting Ethan to, oo? Ngunit hindi na siya nagkomento. Pumili na lang siya ng isang resort na nagustuhan. Ipapaboko na ba? Oo, para hindi na makatanggi mga magulang mo. Anito na natatawa. Kapag nagpatumpik-tumpik tayo, ay baka hindi pa sila matuloy. Alam mo naman kung gaano sila kabisi, no? Teka, paano ako? May iwan ako rito mag-isa. Malungkot na sabi niya. Sumama na lang kaya siya sa mga magulang. Pupuntahan kita lagi rito. Saka hindi naman sila magtatagal eh. 1 week lang ang bakasyon ay okay na. Baka nga magreklamo pa niyan ang daddy mo dahil maraming naiwang trabaho. Tutulungan mo akong gumawa ng cupcakes? Nagpapakyut na tanong niya. Matitiis ba kita? Napangiti si Jessica. Hanggang kailan niya ba itatago ang kilig na nadarama sa mga banat ni Ethan na walang kahulugan para dito? Ngunit, importanteng-importante sa kanya. Ada help? Siyempre hindi. Nakangising sabi niya, saka sumandal sa braso ni Ethan. Itinaas niya ang mga paa sa armrest ng sofa. Ganun na sila kukomportable sa isa't isa. Sure ka? 1 week ang papareserve ko? 3 days na lang kaya? Baka magalit ang daddy mo eh. Anito, sabay pa silang natawa. Sige, 3 days na lang. Nang matapos ang 1-hour massage ng mga magulang ni Jessica, ay niyaya niya mga itong manood ng DVD. Magkakaakbay pa ang dalawa sa sofa kahit na action film ang pinapanood nila. Ay, gusto niya ng ganun. Kailan kaya siya makakatagpo ng pag-ibig na katulad sa mga magulang? Sa palagay ni Jessica, ay natagpuan na niya ang kanyang pag-ibig. Kaya lang hindi yun katulad sa mga magulang niya. Dahil one-sided love affair ang kanya. Nakakatuwa sila? Narinig niyang sabi ni Ethan sa tabi niya. Parang hindi sila tumatanda. Sinabi mo pa, sana maging katulad nila ako.
Gusto ko ng love story na kasing successful ng kanila. Mahinang sabi niya habang nakatingin sa mga magulang. Bakit naman hindi? You're lovable, Jessica. Para kang si tita. Anito na tinutukoy ang mami niya. Someday, you'll meet the perfect guy for you. Ninitian niya lang ito. I've already met him, Ethan. Nakakalungkot lang na friendzone niya ako. But it's okay. As long as he is with me. As long as I can stay with him as much as I can.